Magandang araw, tumuli sa Sir Nelson para sa ESP5. Ngayong araw sa video na ito ay aking tatalakayin ang pakikiisa sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Sa pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay inaasahan na nakalalahok sa pangampanya sa pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Mga batas tulad ng pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan, pangkalikasan. Tayo'y magsimula sa pag-aaral ng larawan na ito. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama! Sa larawan ay nagpapakita ng pag-iisa ng bawat isa sa mga gawaing sinimula ng pamayanan at ng pamahalaan. Tayo ay dapat makiisa sa pagiging responsable at disiplinado sa pagkasakatuparan ng mga batas na solusyon sa mga suliraning gaya ng polusyon, pang-aabuso, mga nakahawang sakit, agawan ng teritoryo at pagkaubos ng mga likas na yaman. Sa puntong ito, iyong kuhanin ang learning packet sa ESP5 para sa week 6 at inisagawa ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa iyong sagotang papel, iguhit ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng paglahok sa pangangampanya para sa pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan at pangkalikasan at malungkot na mukha naman kung hindi ito nagpapakita nito. Maaari mong i-pause ang video habang ikaw ay nagsasagot. Magaling! Natapos mo ang gawain sa maikling oras. Ngayon naman, ating tingnan kung tama ba ang iyong sagot. Para sa bilang isa, agad na pagkonsulta sa pinakamalapit na health center kung may sintomas tulad ng lagnat o buo o sipon. Ito ay masayang mukha. Ito ang tamang gawin upang makaisa sa laban ng pamahalaan ng ating bansa laban sa COVID-19. Pagsusunog ng basura, ito ay malungkot na mukha. Ang pagsusunog ng basura ay nakakasira sa ating ozone layer. Hindi lumalabas ang ng tahanan kapag sumapit ang curfew hour. Magaling, ito ay masayang mukha. Ito ay nagpapakita ng pagsunod sa curfew regulation na pinapatupad ng ating local government unit. Para sa bilang apat, pag-aronda ng mga tanod tuwing gabi para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ang ginagawang ito ng mga tutanod ay nagpapakita na pakikiisa sa mga gawain ng ating pamahalaan. At sa pasabilang lima, pagsuway ng mga kabataan sa mga pinapatupad na programa ng pamahalaan. Ang pagsuway na ito ay ang sagot ay malungkot ng mukha. Ang pagsuway hindi dapat ginagawa upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng ating pamayanan. Bilang isang mamayan, tungkulin ng lahat ang pagsunod at pakikipagtulungan sa mga pagpapatupad ng mga batas para sa kabutihan ng lahat. Dapat na may sapat tayong kaalaman tungkol sa mga batas na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan, kalikasan, kaligtasan at kapayapaan. Dapat din ang paglahok sa mga pangampanya sa pagpapatupad ng mga batas ay para sa kabutihan ng lahat. Ang bawat pamayanan ay may mga batas na ipinatutupad na dapat sundin ng mga nasasakupan upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan ng bawat isa. Kuhanin mong muli ang iyong learning packet sa ESP5, Week 6, at isagawa natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Para sa gawain na ito, iyong basahin at unawain ang sanaysay at sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol dito. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagotang papel. Iyong sabayan ng Sir Nelson sa pagbasa ng sanaysay. Ang pandaigdigang pagkakaisa. Ang pandaigdigang pagkakaisa ay isang aksyon
para sa pagkakaroon ng isang panlaigdigang pamilya upang mapaglabanan ang pagkakahati-hati ng mga lahi sa mundo. Pinagbuklod o pinagbubuklod ng panlaigdigang pagkakaisa ang may hirap at mayayaman. Pinag-aalab nito ang pagiging malaya para sa mga na ginigising nito ang mga nasa maalawang buhay upang kumilos laban sa mga nang-aapi at ipinagtatanggol ang mga biktima ng karasan at inggera. Pinatawag nito ang mga malakas upang mag-alaga sa mga maitina sa lahat ng uri ng buhay. Binubuksan nito ang tahanan at puso ng mga nasa kasaganaan upang tanggapin ang mga tumatakas sa terorismo at mga migrante. Ang pangdaigdig ng pagkakaisa ay hindi may paliwanag na pakiramdam ang mababaw na awa sa mga kasawigan ng ibang tao, kundi ito ay isang matatag at determinasyon upang ialay ang sarili sa pangkalahatang kabutihan, sa kabutihan ng lahat at bawat tao. Sapagkat tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Maaari mong i-post ang video na ito upang simulan ang pagsagot sa mga katanungan sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Ipakita ito sa iyong pagkatapos mo itong gawin, ay ipakita mo ito sa iyong kasama sa bahay at talakayin ang iyong mga sagot. Magaling! Nawa ay iyong naunawaan ng sanaysay at kasagutan ang mga tanong tungkol dito. Kuhanin mo muli ang iyong gawain, ang iyong learning packet sa ESP 5, Week 6 at isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin at unawain ang mga pangungusap. Lagyan ng check sa patlang kung ito ay nagpapahayag ng pakikilahok sa pagkapatupad ng batas at X naman kung hindi. Muli, maaari mong i-pause ang video na ito habang ikaw ay nagsasagot. Magaling! Iyong natapos ang gawain na ito sa maikling oras. Ngayon naman, ating tingnan kung tama ang iyong mga sagot. Para sa bilang isa, ipinatupad ang proyektong tapad colonies ko sa buong rehiyon ng Kanapalso. Ito ay check. Para sa bilang dalawa, tuwing lumalabas ng bahay, sinisigurado ni Mang Efren na nakasuot siya ng face mask at face shield. Ito ay check. Ating gayahin si Mang Efren upang tayo manatiling ligtas laban sa COVID-19. Bilang tatlo, ang magkaibigang Henry at Ivan ay hindi sumusunod sa curfew hour na ipinapatupal sa kanilang barangay. Si Henry at Ivan ay hindi nakikiisa sa patas ng ating na kanilang barangay, kaya dapat natin itong hindi sundin. Ang tamang sagot ay X. Ang nasa screen nyo ay mali. Ang tamang sagot, muli, para sa bilang tatlo ay X. Para sa bilang apat, binigyan ng libreng bakuna labas sa COVID-19 ang mga senior citizens. Ito ay tama. So upang tayo ay manatiling ligtas kasama ng ating pamilya, ating hikayatin ang ating mga kasama sa bahay na magpapakuna laban sa COVID-19. At bilang lima, araw-araw nagtatapon ng basura sa labing ilog si Mang Oscar. Ang ginagawa ni Mang Oscar ay hindi nakakatulong sa pagsunod sa mga batas ng pamayanan o ng isang bayan o barangay. Bilang pagbubuod ng ating aralin, ating buuin ang konseptong ito. Maaari mong basahin ng tahimik ang talata upang masagot, upang makumpleto ang mga hinihinging salita. Para sa unang patlang, ang sagot ay karapatan, magaling. Kalawang patlang ay tungkulin. Katlong patlang ay batas, magaling. Ikaapat na patlang ay pangkalikasan, mahusay. At sa huli ay ang panlaigdigang pagkakaisa. So, sabayan niyo ang Sir Nelson sa pagbasa ng ating konsepto para sa aralin na ito. Ang bawat mamamayan ay mayroong karapatan o kalayaan. Kalakip nito ang mga tungkulin o responsibilidad.
Isa sa mga ito ay ang pagsunod sa mga litunpuning at batas. Upang epektibong maisakatuparan ang mga batas, pangkalinisan, pangkaligtasan, pangkalusugan, pangkapayapaan at pangkalikasan, kinakailangang pahalagahan ang pakikinigang pagkakaisa tungo sa ikabubuti ng lahat. Mahusay, iyong natapos na ang ESP 5 week 6 at dito po nagtatapos ang ating alalin sa ikatlong markahan. Muli, ito ang Sir Nelson, nagsasabing maraming salamat. Hanggang sa muli!